Nakita ko na ang anak mo. At misteryo sa akin ang kanyang pagkatao. Napansin ko ang kakaiba niyang lakas at liksi. At may mga kakayahan siyang alam kong hindi galing sa dugo nating mga tagabantay. Habang kinikilala ko siyang mabuti, habang inaalam ko kung bakit siya may mga kakaibang katangian, hindi ako maaaring magpakilala sa kanya bilang kanyang lolo. Mas mapoprotektahan ko ang apo ko kung ganon. Ang alam ng mga kalaban, patay na ako. Pananatilihin na nating ganon yun. Sa ganitong paraan, naiwasan natin maging target ang apo ko. At higit sa lahat, mas magagawa ko ng tahimik ang aking tunay na misyon sa pagbabalik ko dito sa Pilipinas. Ang hanapin ang Haring Aswang. Kailangan kong pigilin maganap ang propesiyang natuklasan ko tungkol sa kanyang panganay na anak. Nangangako ako, Melia. Pag nasiguro ko na ang pagkatao ng apo ko, gagawin ko ang lahat para ihanda si Juan bilang tagabantay. At sabay naming hahanapin ang anak ng dilim. Magpapaalam na ako, anak ko. Nung huli akong nagpaalam sa iyo, hindi ko akalain na hindi na pala kita makikita ang buhay ulit. Amelia, anak, pasensya ka na sa tatay mo. Wala ako dito nung panahon kung kailan alam kong kailangan mo ako. Paglilingkod ko, Ama. Gusto kong malaman tungkol sa anito ng Sarignaya. Kung nadiskubre mo na ang paraan para maipalabas ang kapangyarihan mula dito. Hindi pa, Ama. At katingin ko, tulad ni Dato Alipio, na unang aswang. Tanging anak ng dilim lamang ang makakagawa ng paraan upang makakuha ng dagdag na kapangyarihan mula sa anito ni Saragnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Kailan kaya may papalabas ni Kael ang kapangyarihan na nasa loob mo? Jung!